Ayun no. What is up mga tol? Kamusta? Quiz po nga pala ulit. At ito meron tayong video for today. At pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga dapat nating i-expect at malaman about kay Axie Origin, no? So, huwag na natin patagalin agad mga tol, no? Let's go! So, ayun na nga mga tol. Live na si Axie Origin sa mga desktop, no? Mga desktop user na nag-Axie. Tapos, kung hindi mo pa nabubuksan yung Origin, ganito lang naman ang dapat mong gawin mga tol. Buksan mo yung Mavis Hub, which is ito. Ayan, si Mavis Hub. And then, excuse me. Click mo tong Axie Infinity Origin sa baba lang ng Axie Infinity. And then, makikita mo dito ay yung install button. Click mo lang yon. Automatic, mga tol. Mag-install na si Origin. And then, once binuksan mo siya, ay mag-download lang siya ng additional files sa game. Okay. So, ito. Ito na nga si Axie Infinity Origin. Ano ba yung mga dapat nating malaman dito? Una, kung wala ka pang Axie, ay makakapaglaro ka pa din ito dahil meron silang free access na ibibigay sa'yo, no? So, ito yon. So, ayan, makikita nyo yung mga Axie ko. Excuse me. So, meron tayong makukuha na si Olek, yung plant na Axie. So, free lang to. Pero magagamit mo din siya sa arena and adventure mode, okay? So, ayan yung mga cards niya. Risky Trunk, Beetroot, Hidden Ears, Rusty Helm, Succulent and Sprout. Okay, so yan. Okay. Oh, di ba sabi ko na to? So yan, never mind. So ito yung mga cards niya. Makikita niyo naman yung ano, yung information dito sa baba tulad nitong Risky Trunk, heal all allies. Tapos ilan ba yung i-heal, hindi nakalagay pero nandito sa taas, 52. At makikita niyo dito sa malaking bilog sa left side ng 52 is may 2 na nakalagay, yun yung energy cost niya. Okay, so ito, draw one card, innate, parang shield to, ayan o, baka may armor, yun ang naalala ko sa Hidden Ears. Tapos, gain 40 shield ito, si Rusty Helm, ito naman, shield din to alam ko eh, tas ito, ayan, may heal siya tsaka shield, no, support siya. So ito palang Beetroot, may damage din 50, ito naman Rusty Helm 40. So makikita niyo yan, you know, pulay-pula damage yan. Yung blue ata yung shield, tapos yung green yung heal. Okay, yan yung isang free starter Axie. And then makukuha mo din to si Buba. Beast type to. So ayan, meron siyang Sparky, Foxy, Foxident, Persimmon, Forest Hero, tsaka Buba Brush. So itong Forest Hero na to, napakalakas ng damage, kung makikita nyo, 140 yan. Regardless kung aqua ka o bird o plant o reptile, basta 140. Pero ang cost niya is 2 energy, no? Napakalakas. At meron, yung mga beast, meron, hindi ko alam kung lahat, pero ito kasi si Buba, kung mababasin nyo, meron dito siyang card, Sparky, gain 4 rage, no? Lumalakas yung damage nila, ng mga beast kapag meron silang rage na stack. Okay, sabi dito sa rage, plus 2 damage per rage stack. So 2, no, 2 HP na dagdag na bawas sa iyo, parang ganoon. Tapos palakas ng palakas 'yan, no. Kada gamit niya nitong card na to or kung ano mang card niya na nagigain siya ng rage. And then yung isa pang free si Puffy. Ito siya. Ayan, aqua 'yan. Damage, ito damage. Okay. Heal, Little Crab, Jelly Tackle. Ito, heal to. Tiny Dino. Diba? May Tiny Dino siya. Random dito naman, Puff. Ito masakit to kasi ano, napansin ko yung gamit ng Puff. Madaming atake yan. So, nakalagay dito, randomly deal X hits. So, X, ibig sabihin random. No, pag nabasa nyo yun, ibig sabihin, hindi natin alam kung ilang beses ibabato yan. Tapos hindi lang sa isa, parang kinakalat nyo yung damage eh. Kasi may nakalaban akong nagamit ng Puffy, ganun yung nangyari. And then, ito nakuha ko to si Ena, another plant type Axie.
na nag-adventure lang ako, and then yan, nakuha ko siya, mostly heal yan. Ayan o, may heal, may ano siya, mga support, no? Tas yun, tanky din dahil plant to. So ayun, kung wala kang Axie, makakapaglaro ka pa din ng Origin basta may PC ka, okay? And then, tignan natin dito, pag pumunta ka sa play, hindi, bago yung setup muna ng Axie. So may Axie ka na, punta ka sa team. Pag kinlik mo tong team dito sa baba, pwede mong iset yung team na gagamitin mo. For example, gawa tayo ng bago. Mag-click mo lang, ayan, click mo lang yung position, tapos kung sinong Axie ilalagay mo, sabihin na natin ito. Tapos lagay pa tayo ng isang, ito, ayan, Koi, Nemo, and then sabihin natin si Olek ang ilalagay ko. Okay, pwesto natin ganyan. So hindi na siya tulad nung positioning before, na mas madami, diba, like pwedeng tapat. Dito hindi, ganito siya, parang zigzag siya yung positioning. Okay, so ayan, kung mapapansin nyo, madami pang open slot. Kasi dito magkakaroon ka ng ability to summon, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo yun. So okay, discard natin. Mayroon na kasi akong mga team dito. Ito syempre yung AAB natin, gamit ko. Ito, nag-experiment ako, triple aqua, or pwede din ako gumamit nito, si Olex, si Buba, tas isang aqua sinasama ko, or minsan bird sinasama ko dyan. So ganun siya, no? So ayun, go tayo sa collection. Ayan, kung gusto mo tignan kung ano yung mga pwede mo makuha, nandito yan, mga runes and charms, okay? Which is ginagawa natin to, kinacraft natin yan. Paano ba magcraft? Boys, so ito yung button for crafting, mga tol, kita nyo sa baba, no, sa middle part, ito craft, and then click mo yan. Mag-start ka sa level 1, crafting level 1 dito, level 3 na to kasi nakapaggawa na ako ng ilang runes and charms. So ito muna yung available sa'yo. Pag meron kang moon shards, makakagawa ka na. For example, mag-click ako ng isa, papakita ko sa inyo pag paano gawin. So click ko yan. So ayan na, meron na akong Charm of Power 1. Ano yung nagagawa niya? Enhanced non-multi-hit attack card, attack plus 2. Tapos may nakuha pa akong crafting experience. So ayan, tatlong craft na lang, kasi 10 kada gawa eh. Magli-level 4 na ako, no? So tignan natin dito, saan ba napupunta yung mga runes and charms, no? Paano mo ba siya gagamitin, tol? So napakadali lang, hindi nakakalito. Ang gawin mo, for example, itong Axie natin, na sabihin natin itong bird natin. So dito mo ay nakaharang ako, sorry. Okay, usog lang ako, mga tol. Dito na lang ako sa taas. So ito siya, runes. Click mo yan. So nawala, no? Click natin. Ayan, dyan mo makikita yung runes mo. Okay, so eto, ilalagay ko sa kanya to, tong tough strike, kasi gusto ko mataas yung damage. May additional akong 10 damage, di ba? Non-multi-hit, so ibig sabihin nun yung mga single attack lang na card, okay? So lahat naman ng card ko single hit lang, katulad sa aqua, ganun din. So yung mga multi-hit is tulad nung sabihin natin juggling ball sa V2 or sa classic Axie, di ba ganun siya, tatlong hit. So yun yung ibig sabihin ng multi-hit. So yun yung rune or runes. So pwedeng dalawa, no? Hindi ko pa alam paano mo ma-unlock to, pero asa na yung charm? Okay, kung gusto mo tignan naman yung charm, i-click mo yung card, nandito siya, no? Pinapalakas mo pa yung card mo. For example, ito, meron ako nakuha yung isa, diba? Si Little Owl ay may 60 damage. Click natin to, tignan natin kung mag-add up. Naging 62 kasi may plus 2 na damage to, kung maaalala nyo, ba? Diba? So ganun siya, no? Nilagyan ko na yung ibang cards ko, tulad ng blackmail, tapos nilagyan ko din yung peacemaker, kaya may mga 2. Ito naman, ito yung summon, si Mavis. So din ang effect nito ay ayan, pero sa Axie ko to napupunta, plus 5 sa HP. So dyan ko na lang siya nilagay. So okay, click mo lang yung okay. And then, ayan, tulad ng mga, yung aqua ko, tignan natin, ito wala pa to, hindi ko pa nalalagyan, yung isa. So yung isa tignan natin. So ito, meron na akong dalawa dito. So ayan. Tapos, alam po, question sa inyo, paano ba makakuha ng mga moon shards, guys?
So, pag naglaro ka ng Adventure in Arena, meron kang makukuha ang Moon Shards pag nananalo ka. So, pakita ko sa inyo yung Adventure. Ganito siya. Pwede tayong mag-play ng isang game para mapakita ko sa inyo. So, ito yung pinakauna. Ayan. So, isa lang yung kalaban, no? Kasi pinakauna lang ito. So, ayan. Okay, good. Kasi nandito si Mavis. Mapapakita ko sa inyo ngayon yung summon na sinasabi ko. Ano ba si Mavis? Yun yung eye part ng bird ko. So, lalagay ko siya dito. Pwede mo siyang ipangsalag. Pwede mo siya lagay sa likod. Ikaw bahala. Okay? And then, ito si Nemo. Siya yung dating tail slap. Umaalala nyo. Ang effect niya pa din naman is gain 1 energy at may heal na 15 sa life. Okay? Eh, puno pa naman tayo. So, try na natin gamitin para mag-add dito sa energy. Ito yung kulay blue sa left side. Yan yung energy mo. So, may dalawa lang ako. Magiging tatlo yan. Diba? So, ito yung eggshell. Good thing yung eggshell dito is same lang yung effect tulad ng sa classic Axie. Egg bomb play. Egg bomb play pa din to. So, click natin. Egg bomb. Ayan, nalakas namin siya. So, siya na yung target. Nakita nyo? Mayroon siyang debuff sa ulo niya na target. Yung taunt. Okay? So, ayan. Kung makikita nyo, nandito yung aking rune. Shield back up. Ayan. Plus 10 damage. Tapos, ito naman, mayroon din to na free from adventure, which is leftover potion. Anong effect nito, kuys? Libre lang to, ha? Recover 4% of max HP at the end of your turn. So, ang ganda. Nag-heal pa, no? So, ayan. Pigeon pose, gamitin natin to, blackmail. Anong effect ni blackmail? Hindi na siya nagpapasa ng debuff. Ang ginagawa niya ay magkakaroon yung kalaban mo ng basura na card na nakalagay ay blackmail. Okay? So hindi nanisable yun. Okay, so namatay na. Mahina kasi medyo nag-level siguro yung Axie natin. And then meron pa tayong 1 card and meron tayong 1 energy, saktong-sakto. Sabi dito, okay, plus 6 damage. Okay, gamitin natin, 60 yan. Okay. So, ayun. Kung mapapansin nyo, mga utol, yung game natin ngayon is hindi siya tulad before sa classic na pag nag-click na enter, magsasalpukan yung mga Axie. Dito hindi, may kanya-kanya kayong turn para tumira. So, yun yung turn ko. So, mag-enter na ako, click mo lang to, right side. Enter or E, mayroon siyang hotkey. Ayun na, umatake na siya, no? So, target niya ngayon yung bird natin. At tapos na. Yun lang yung binato niyang cards. So, siguro walang card yung kalaban natin. So, sana yun, Anemone. So, ito, sabi si Anemone, tuwing nabubunot mo to, nag-heal yung Axie mo. So, paano malaman ko kunya magkamukha yung Axie, parehong Anemone tulad nung sa akin. So, tingnan nyo dito, sa card na to, nakalagay yung mukha nung Axie. So, malalaman mo kung sinong card yan. Okay? Or sinong titira. Okay? Ano pa ba yung pagbabago? Itong Angry Lamb, mas malakas ang damage mo pag malaki yung life mo. So, ibabato ko na siya. 85, no? May additional siyang 20%. Diba? Gamitin natin ito, free card ko to. Makakabulot ako ng one more card. So, ito pa, isa pang card ko. Mayroon kang Inkling, para siyang blackmail. Magkakaroon ng basura na card yung kalaban. So, isipin nyo, mayroon kang 5 cards na binubunot. Tapos sa 5 cards na yun, may lalabas na blackmail at jinx. Diba, sayang yung turn. Kumbaga, sayang yung card. Ayan. Imbis na makadamage ka na. At kung gusto nyo malaman, kung maganda ba magpass dito, skip. Hindi na po, no? Mas maganda pa din bumomba ka na ng energy mo sa third mo kasi hindi nagki-carry over yung energy at yung mga cards mo. Enter na tayo. So kahit anong gawin mo, 3 energy ka lang at random yung mga lumalabas sa card. So yun. Okay. Okay, so meron tayong tail slap ulit. So gagamitin natin to. Ayan. Ginamit ko siya. Nag-banish na, no? So, wala nang tail slap yung... Kasi apat lang naman ng tail slap. Wala nang tail slap yung ano dyan. Siguro, hati sila or pwede isa sa kanila, wala nang tail slap na lalabas. Kasi bakit? Napupunta siya sa banish pile. Dito yon. Ibig sabihin, hindi mo na yan mabubunot ulit. Dito yung discard pile, pwede mo pa siyang makuha ulit. Ayan, yun yung mga nagamit mo ng cards.
And check natin to. Gusto kong makita nyo din to, yung history, nandito siya. Makikita mo yung mga itinira na card ng kalaban, 'di ba? Ayan siya. Tapos sino yung inatake din na nakalagay dyan. So kunyari itong ako, ayan, nakikita nyo yung lam. Ginamit ko siya. Ganun. So ayos. Patayin na natin yung kalaban. Lalagyan ko siya ng fragile. Yung fragile dito, iba na yung effect niya. Dati di ba mabilis mabasag yung shield. So hindi naman masyadong nagmamatter. May mga shield cards din, pero hindi naman like tulad sa classic na lahat ng cards, almost lahat merong shield, di ba? So dito, dati ganun, mabilis mong mawasak yung shield din. Dito naman, pag nag-try siya mag-shield up, 20% less shield ang makukuha niya. Okay? And then, ayun, yung Anemone damage siya 50, at yung heal kada na babonot. So, ayun, napatay na natin yun. Ayan, ganyan siya. So, may nakuha akong star. So, hindi ko pa sure to kung para saan. Ito naman is experience, no? 1 XP nakakuha tayo. So, ayun, ganun yung adventure sa bagong Axie, which is itong Origin. Papakita ko naman sa inyo susunod yung paano maglaro ng arena sa Origin para makita nyo din yung diskarte, mga tol. So, napakadali lang namang intindihin sa totoo lang. Ano pa ba yung hindi ko na-explain bago na tayo mag-move doon? So, may quest dito. Coming soon pa siya. Maganda to. Mukhang another way of earning SLP, no? Tsaka moon shards. Tapos, wala naman na. Napakita ko na halos lahat. Okay. So, ayan. Move tayo sa arena match, tol. Let's go, kapatid. So, ito. Click natin tong arena. Kanina yung adventure kinlik natin. Ito naman, arena. Ayan. So, may practice. Kung gusto mo munang pag-aralan yung laban sa arena bago ka bumanat ng bumanat, no? Tapos dito naman, ang rank ko ngayon is chick. Diba? Ito siya. May egg, chick, air, boar, wolf, bear, tiger, dragon, and challenger. Sobrang dami, no? Pero ayun, all goods naman. So isipin mo kada nakaka-hit ka ng another tier or tumas ka ng rank, makakakuha ka ng moon shard panggawa ng mga runes and charms, di ba? Ayos. So ayun, gin natin, mga tol. So ganito siya. Pagka-click mo, ganyan na. Waiting tayo ng kalaban. So, AAB pa din gamit natin. Mila, medyo matagal pa yung matchmaking dito kasi syempre, hindi pa lahat nakapag-migrate, ano? Pero yan, may kalaban na tayo. Ano ang kalaban natin? AAP, mga tol. So, malakas to. Kasi, bakit? Tingnan nyo yung... Ay, teka lang, atake muna tayo. Baka masayang turn ko. So, gagamitin natin yung Gero. Kapag gumamit siya ng shield mamaya. Tapos dalawang lang. Okay. So tapos yung turn ko. Ayan. So explain ko lang sa inyo, mga tol. Dito sa arena, makikita mo yung energy ng kalaban mo sa taas. Ito siya. Nakikita ninyo yung arrow ko sa taas, sa upper right. So alam mo kung ilan na lang energy niya na natitira. Okay. Okay, meron pa siyang cards sa draw pile niya. Wala pa siyang nadi-discard. And wala pa siyang nababanish. So end turn tayo. Turn niya na. Wait natin kung ano ibabato niya. Napakalakas ng damage ng Koi. Pero 2 energy ang bawas. So gumamit siya ng carrot hammer. Yung carrot, no? Tingnan natin yung effect yan after niya tumira. Nag-oranda to. So, ayan. 2 energy yun. Ang sakit ng bawas. So ibig sabihin niyo, so carrot is free? Ba't ganun? Ba't nakabato siya ng 2 energy na card? Okay. So mukhang pinag-aaralan pa ng kalaban, ano? Kasi nakakataka gumamit siya ng clear sa huli, pero we'll see. Okay. So wala tayong masyadong damage card dito kung napapansin niyo. Pero ito kasi yung tiny fan ko is draw card to. So gagamitin ko yan. So nabunot ko yung Gero, di ba? Okay, gamitin natin. Okay, sakto may Nemo heal to. So para sa front 15 heal, tignan niyo nag-heal ako. Ito, hindi ko naman kailangan gamitin. Blackmail. So, patay na.
And then may babato ko pa tong Little Owl sa Aqua sa mid. So ganun lang. Then gamitin na natin. Ay, dapat hindi ko ginamit. Banish nga pala. Ayun, nagkamali ako dun. Napunta sa banish pile ko, sayang. Pero okay lang yan. Kung hindi ko ginamit yan, mapupunta lang siya sa discard eh. Okay, so perch yung ginamit niya. Oh, okay, multi-hit. Okay, namatay yung aqua ko sa front, no? So, 2-on-2 ang laban. Ayan, meron siyang... Ito yung tatargetin natin dahil sa blackmail. Nabunot niya yung blackmail na nilagay ko sa kanya. So, yan, tayo naman. Nag-heal yung aksi natin, no? Kada bunot ng anemone, nag-heal. Pero, yan... full health naman siya. So, pag ganito, mga tol, kung hair dagger type yung bird, mauunahin mo yan pag lumabas para makabunot ka. If initial, so dapat yan yung una sa turn mo. Ayan, bubunot tayo ng card. Egg bomb, so hindi ko gagamitin yan. Peacemaker. Okay. As anemone na lang babato natin. Ito pala, isang card, tinan nyo ito. The Fallen Longsword. Bakit may ganyang card? Wala naman akong ganyang part. Kasi namatay yung axe. Pag namatay yung axe mo, yung bilang ng mga cards mo, ganun pa din. So yung card niya, imbis na card niya, force spell, patay na siya, nagpapalit, nagiging ganun. Yung parang mga extra cards, no? Pero damage, shield, ganun naman siya. So okay din. Yun nga lang, hindi ganun kalakas. Mahina lang. So yung gumamit siya ng shield. Kung makapansin niyo yung card na yon, yung shield na yan, yan o. Fallen shield. Kasi yung namatay yung plant niya, siguro lumabas yung card. Ito yung lumabas. So yun, wala siyang damage doon. Ayun o, nagpalit. Nakita nyo? Pag nakakabunot ka ng card nung namatay. Okay, so gagamitin ko to para makabunot ulit ng card. Ayun o, naging ganito siya. Nabunot ko yung card nung namatay. Okay, so Little Owl muna tayo. Lamb. Tapos anemone. Ayun. Diba? Meron akong damage boost dahil dun sa free card ko, yung fan. So, yun. Ngayon, hindi lang siya 50. 56 na tumama eh. So, wait natin kung anong ipipira na kalaban. So, Inkling gumamit siya, no? Makakabunot tayo ng Jinx na card. So, ito sakto, good example. Mapapakita ko sa inyo kung ano yung parang basura na card. Saktong-sakto. Ay, gumamit siya ng Koyo 2 energy yun. Ang lakas ng damage, 120. Napatay niya yung aqua ko, mga tol. Bukang talo pa. Iyan natin ha, kung matatalo tayo. May chance pa akong matalo dito, mga tol. So, yan, naging ganito siya. Yung mga... Ako po, bird cards naman. Hala, aqua cards. Ay, ito, buti hair dog. Hair dog. Your hair yung nabunot ko. So, gagamitin ko na yan. Okay. Ayun, eggshell, gagamitin ko yan para mapatay ko yung aqua. Ayan, egg bomb play, diba? Anyway, siya lang naman ang axe ko, so ganun din. Ayan, so 35 damage na bawas sa life niya kung napansin niyo, mga tol. Hindi natin nabunot yung Jinx, sayang, sayang. Baka next turn nabunot ko. So ang card nito, Shoalstar, Risky Nemo. Okay. Sakit tong bawas nung tinira niya sa akin ah. Nag-Nemo siya, so 2 energy yan. Ang sakit. Grabe yung ginawa niya, no? So tayo naman, 143 life, nag-heal siya. Ayun, bird cards, di ba? So ayos. Highest damage na dapat ibibigay natin sa kanya. Unahin na natin itong egg bomb. Okay, 58 damage. Tapos ito naman. Ito na, para makatatlo tayo. Pigeon pose. Ah, namatay na, 65 no. Kasi meron akong rune. Tapos 10 damage yan. So naging tumaas yung damage ko sa kanya. So yun, nung nanalo tayo doon, nakakuha tayo ng moon shard for crafting. Tapos XP na 3, no? Ayos. So, back to lobby tayo.
Ito siya. So, ayan, malapit na tayo maging Cheek 2. Makakuha tayo ng mga Moon Shards for crafting dito sa craft na bot, ano. So, ayan. Ayan, mga tol, ganun lang naman yung, ano, yung origin. Madali lang naman siya intindihin sa una. Akala ko hindi ko siya agad makukuha. Pero, ayan, ang ginawa ko, nag-practice ako kagabi, laro ako ng laro. At ayun, natutunan ko na yung idea sa pag ano, sa mismong laban, no? Napakadali lang, Maktol. Ang lakas ng AAB kasi kada bunot mo ng anemone, naghihil eh. Naghihil. Yung tipong mamamatay ka na, biglang lalabas yung anemone mo. Tapos kunyari bumunot ka ng meron kang pangbunot ng card. May tulad nung isang card ko na kunyari hair, yung hair. Inuna mo 'yon, lumabas anemone. Ilan naman yung axe mo, kaninong anemone 'yon? Sipin mo, napakalakas, diba? Tapos ano, yung lam, binabato agad. Bato mo, ang lakas ng damage yung lam eh. Pag full health or above 75% HP, malakas yung damage niya. So dapat ginagamit ang ginagamit, hindi tinitipid. So yun mga tol, ano lang naman to, introduction lang to ano, origin sa inyo mga tol. Alam ko curious na yung iba. At yung iba dyan hindi pa nasusubukan kasi mobile yung gamit. Pero wait lang tayo matapos yung season 21 ng Classic Axie, yung V2. At malalaro nyo na din naman to sa mobile. Pati kami, tayo. Lahat tayo makapag-mobile na din ito. So para masaplarin sa mobile to, hindi ganun katagal yung laban. Mukha lang matagal yung laban nung unang in-explain sa atin nila Geos to. Kasi ine-explain nila yung mechanics tapos yung kung paano yung mga cards nila, no, pinapakita nila. Kaya hindi sila nag-i-enter na ubos yung time. Doon tumatagal. So, ayun. Mga tol, sana may natutunan kayo at ayun, na-introduce ko ng maayos sa inyo si Origin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, tol, sub ka na. Don't forget to click the bell button, all notifications. Magbibigay pa ako ng mga updates sa inyo. Magbibigay pa din ako ng tutorial sa AAB Classic, no? Para at least goods pa din tayo doon. Huwag yung papababain yung MMR nyo kasi, ano, hanggang season 21 pa tayo doon, no? Hindi ibig sabihin ito, pababayaan na natin yun. Ako grind pa din everyday ng Axis ko. So, ayun. Follow nyo na din pala ako sa TikTok mga tol. Axie Quiz Pau. Check nyo lang yung handle ko. Tapos, Pau TV sa Facebook. Yun yung page ko. Follow nyo na din ako doon. So, kita-kits tayo sa next upload mga tol. Peace out!